Gawa naman po tayo ng dumpling. Simpleng dumpling lang. Ito lang ilalagay ko. Ito lang ilalagay ko. Ito. Ayan siya. Dalawang klase. Dilaw at saka green. Tapos ayan na yung baboy na kamarinit na. Pipinuhin ko na lang po siya ngayon. Gabi nung ito, ano yung tapos babalot ko na. Sa dumpling, madami proseso na ano, lalo pag madami ka ilalagay. Kasi ako nito, pagkatapos ko po malutin, ano ko siya, diretso ko steam. Tapos saka na mamaya, ano kasi, pag in-steam kasi, kung hindi man maubos, pwede mo siya kinabukasan kasi na-steam na hindi na siya magdidikit-dikit. Kasi pag hindi mo in-steam, magdikit-dikit na yan, masisira na. Pero pag nagluto ulit ako ng dito yung may buhok. Parang may buhok na yun ang gusto kong sabon. Yung traditional soup nila. Hindi kayo nag-tunan.
ahas. Yung dried. Eh, ngayon, nag-antay lang siya pag tiya niya papunta dito. Galing siya. Lagyan ko muna ng sasalang. Saka cornstarch. Konting soy sauce. Kaya pag naggawa kasi ng dumpling, kailangan hindi magtubig siya ng ilalim. Kasi pag nagtubig, mababasa yung wrapper. Magbabalot na ako ngayon para pakita ko sa inyo kung paano na. Kulang pa to sa lasa. Dagdagan ko ng asin. Para hindi siya dumikit.
Saluting po siya. Nilalagyan ko siya ng may tubig ng may cornstarch. Mama po, ganyan na. Okay na siya. Ako hindi. Nilalagyan ko. Ganyan ako. Parang empanada style. Tapos itong nabalot ko, i-steam mo siya ng dapat kumukulo ng tubig. Lagay mo siya, i-steam mo siya ng 5 minutes. Mabilis, kung gusto mo, mabilis, huwag ganyan, ganito lang. Sasarado mo ang ganyan niya. Kasi ganito lang. Tatlo lang. Parang ganyan naman ang style. Ko nasa taas kasi kaya nakapag ano ako video.
simple lang magawa. Pagkatapos mo i-mix, diretso ka na balog, nakatayo ka lang buong maghapon. Pag madami pa talaga pinagawa, minsan gumagawa ko ng 170 pieces. Buong maghapon na yan, simula ko sa tanghali hanggang alas 6, diretso na yan pag kasama na pag-steam. Kalimutan ko anong tawag dito nila sa daro na to. Ay parang onion spring. Naman. Hindi siya pabilog, palapat siya. Hindi ko maihibig kasi. Bulol. Bulol lang. Tapos parang ako magdawa ng sabaw, ito na naman. Pagkatapos nito, mag-ano na naman ako ng manok at saka yung balon-balonan. Ibang ano ko, para sa ako. Kakat ko lang yung pagbibideo ko pag na pakita ko sa inyo kung ano ang tsura na nito ka na steam. Kasi ito talaga nagpapakulot na naman ako. Kasi pag hindi mo siya in-spin tapos mabalo, masisira siya. Kaya kailangan in-spin. Kailangan ko mag-ano ah. Madami pang balog, kapunti na lang ang baboy. Hmm.
dadagdagan ko siya ng ibang ingredients kasi madami pa. Thank you.
green na green. Ito ngayon naman may kulay. Ayan, tapos na yun. Tapos na yun ko. Ayan po. Tapos na po ang in-steam ko. Ayan siya. Ngayon, titikman ko siya. Tapos pwede mo na siya kainin din, na-steam mo siya. Tapos pang ano ko lang ito siya pa. Medyo hindi na mainit. Lagay ko na siya sa lalagyan. Tama lang ang lasa. Hindi siya maalat. Hindi siya mabait yung gulay. Nag-mix talaga ang lasa. Sige, salamat. Ito na siya. Ito naman mamaya po. Na-steam ko din ito na hinaluan ko. Titikman ko rin siya kasi kung ano ba yung inilagay kong gulay. Mix din ba? Tama din ba siya? Maganda ba siya ihalo dyan? Kasi iba na yung dahon na ito. Iba kasi. Kasi pag ganyan ang hinalo ko, dapat choice up. At saka spinach. Eh ngayon, iba to eh. Dapat mapait nga to. Pero ngayon ang lasa nito, hindi ko siya mapait na. Masarap siya. Promise. Madali lang siyang gawin. Pero mahirap na mahirap ko na pagbalo. Nakakabalo. Salamat.